Kapit, simulan natin ang pagpupulo ng konseyo sa buwan ng Nobyembre. Ito ay panglima sa pagpupulo natin. Panalangin para sa kanonisasyon ni Beato Michael J. Maxine. Pangalang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Panalangin para sa kanonisasyon ni Beato Michael J. Maxine. Panginoong Diyos Ama, tagapagtanggalang ng may hirap at tagapagtanggol ng mga galo at sulila. Inawag mo ang iyong pahing si Beato Michael J. Maxine upang maging sugo, apostol sa buhay ng mga anakang Kristiyano at pangunahan ng mga kabataan sa bukas panan na paglilingkod sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan ng halimbawa ng kanyang naging buhay, ang kabutihan, maging dapatin mo na aming sundin ang iyong anak na si Jesucristo ng higit na malapitan sa katuparan ng kanyang pangtusang patungawang gawa at upang tatagin ang kanyang katawan, ang simbahan. Kaya naman na ang inspirasyon ng iyong lingkod ay magudyok sa amin ng higit na tiwala sa iyong pag-ibig nang sa gayon ay makapagpatuloy ang kanyang gawain mag-aruga sa mga nangangailangan at mga ibinaglit. Kami ay pakumbaba na nakikiusap na inyong luwalatili ng inyong lingkod na si Beato Michael J. Maxine sa lupa ng ayon sa layunin ng iyong banal na kalooban. Sa pamagitan niya, gawa ay pagkaloob ang pagsamo na ngayon ay aking inundulo. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, Ama namin, sumasalangit ka sa may nangalan mo, makapagami ng pangayon mo, sundihan loob mo, doon sa lupa, para sa langit. Sige niyo, aming pinagamit sa kaya at sa lalala. Pagpawalin mo kami sa aming pinagamit. Abagi ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na Diyos. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Awitin natin ang pambungad na awit. Sa pagdayang minamahal, ang isang lang
patawad mo'y tagumpay na nagiging ang bituin na taro na kailan may magigilin. Luka ng araw na luar at ipagsinta buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga api ang matay ng dahil sa'yo. Mabuna po lahat. At ngayon po, para po sa ating attendance at katitikan ng meeting natin noong nakalipas na buwan, itatawagan po si Sir Nair Dani Alimanya. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Nakapot tayo ng ating pastalista, ang mga roll. Sisimulan po natin kay Sir Nair D.K. Ismael Quintanilla. Sir Nair Dani Alimanya, present. PTK Sir Nair Perez, Sir Nair Antonio Bonciano, Sir Nair Ricardo Damaso Jr., Sir Nair Eduardo Tumabal, Sir Nair Eugenio Imbuan, Sir Nair Rico Arbizo, Sir Nair Greg Almatan, Sir Nair Trino Salvador, Sir Nair Vivencio Gabet, Sir Nair Porfirio Ercia, Brother Jocelyn V. Cariño, Brother Juanito Villaraza, Brother Jose Miguel Aycocho, Sir Nair Limio Katundig, Sir Nair Pihilo Tesu, at ang online po natin. Hey, DDKA, Rosie Calapardo, tanong na nakapuro natin, Brother Rene Quintanilla. Okay, tatawag yung lahat. F.S. Sir Nair, kasi po sa Barzal Junior. sa pamilya at sa buhay.
dalawang ito, kada linggo ang mamumuno. Pagdarasal ang ipagilya ng pamilya ng Dama mula sa buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Nobyembre 2021. Clean up drive, magkikilahok ang mga nais at lungo sa paglilinis ng simbahan. Ito ay sa gawa ng unang Lunes kada buwan 2021. At other matter, friends of Lord Ente, Boy, share na lang. CMDP reminder sa payment at papalitan ang mga namatay ng miyembro at mga beneficiary. Matapos ang pupunong sa ganap na ikasyam at dilima into prayer. Diba? Thank you. Maraming salamat po, SK Sir Knight Daniel Imanya. Ngayon po yung ang sasabihin po natin ay yung mga naging achievement po ng ating council sa buwan ng October. So yung ating Our Lady, para po sa faith ito, Our Lady of the Holy Rosary, nagsimula po ang ating Rosary ng September 28 hanggang October 7 ng ating novena. Tapos po, after po nun, ginawa na natin daily from October 8 to 31. So, ginawa po yun every 7 p.m. Next po, noong October 2021, tayo po ay ang ating family of the month na si Brother Ronald Casicio ay na-award na. Napasali po sa ano sa family of the month sa buong mundo po yun. Siya po ay magiging candidate po ng family sa inyo. Ah, September pa na si Kuya Ronald. Ang October ay si Brother Jen Villarasa. Ano po? Tama? Tapos noong July, si Jojo Erke po ba? Okay po, so yung ating pong rosary ay every Sunday po ginagawa na po natin. Ang naglilit po natin ay yung mga naging candidate natin sa family of the month. Noong October 10, si Casicio family, sila Brother Ronald. October 17, Villarasa family, sila Brother Jan. October 24, Ercia family, sila Jojo, Brother Jojo. At noong November 7 ay ang family ni Kuya Rico Artiso. Ayan po. So yung October 30, 2021, yung pong nagkaroon po tayo ng Holy Hour dito po sa Paris. Sa family naman po, family prayer po natin every weekend ngayon, every Sunday, ano po, 7 p.m. Para po sa atin naman community, ito po yung mga dinalawa po natin, yung clean up drive po dito sa ating simbahan, every first Monday of the month, continuous na po yung ating clean up drive. Para po talaga nakikita yung invisible po talaga ang ating organization na po. Ayan. So nagpapasalamat nga po ako ngayon dahil talagang ang Council 1285 ay talagang very active po. At ngayon po, thank you very much at marami po taong ano, siguro nag-i-miss na natin ang face-to-face na meeting. Ano. Okay po. At sana yung ating po rosary, sana po madagdagan po tayo. Ano? Basta sineset naman po namin yung link, pwede naman po kayong pumasok na lang. Or kung kami nga kahit video pa, talagang ginagampan namin para amin. At yung blessing naman po sa atin kapag tayo ay sama-samang nagro-rosary. Maganda naman po yung balik sa atin. So yun, clean up life po natin every first Monday of the month. So, matik na po sa atin.
Then, nung October 22 po, umattend po kami ng tree planting sa Puting Lupa. Kasama ko po yun ay si Epes Bong, si Sir Knight Rick Dalmasio, saka si Sir Knight Romy Nabari. Ayan po. Tapos po, anong October 23, kumatitin po tayo o kami ng clean-up drive sa sementeryo. Ayan. Yung planting sa sementeryo po. Marami din pong sumama doon. Hindi ko na po isa-isain. Saka naka-ano po, naka-vlog po yun. Vlog po yun ni Sir Knight Eric. Tapos po na sa October 10, nagkaroon po tayo ng 45 na nag-second degree. 45 po yung kumatid sa second degree. So kaya marami po tayong pwede maging candidate sa third degree. So yung sinasabi ni Granatine na i-enjoy yung klaro ko ha. Kasi ang tema natin ngayon ay Quaint in Action. So sa Quaint in Action, mayroong mga apat na programa na papanood dyan. Yung Quaint, yung common sa amin, yung Child Activities, yung Family Activities, Community, at saka Life. So kinapunuhin natin ang programa yung apat na activities na yan. No? Kasi yan isa sa requirement para matching mong Star Awards sa Connecticut. So, marami dito sa atin ang may achievement tayo dito sa Quaint kung saan ang magawa niyo magsipahan. Hindi po tulong tayo dito kasi talagang kinita naman yung ganaw natin dito. Ano? Pangalawa sa komunidad natin. So, sa community, nakikita natin yung masipahan ang drive dito, magkakita natin magsipahan sa simenteryo. So, nakikita natin yung pagtulong ng pagmatid natin dito sa sanitation dito sa panatid sa Lumang Sibahan. Pagkita yan, yung brother dyan, hindi ko yung pagiging dito sa sanitation. At doon dito sa family, so mayroon dito kung pinagawa na ba tayo sa family. Pero meron, kasi basta tayo nagpili ka family of the month. No? So, nagbunga ang ating ginagawa at ito ay na-achieve na natin yung Family of the Month for September. Kaya sabi ko na si Brother Ronald yung family ang napili ng pamilya. So, sa Pilipinas, dalawa sila napili ng pamilya. So, madilig sila po ang family. Tapos yung weekend family prayer na ginaganap ngayon, pinagaling po yung ako. So, medyo hindi pa tayo nakapuli ito sa ating life. Video ko lang pa natin kasi yung live. Pero hindi na-prepare pa kami mga activities dito. Like sa mga unborn, pre-born na unborn child. March for life. So, huwag ka pa dyan, maaari pa siguro mag-post rito pa practice rito. At ituloy-tuloy lang tayo. So, yan lang muna ka ng importante. Every month, matching natin ang activities. Yan lang. Sulat po ang ating agenda. Yung post, ngayon pong November 28, alas 2 po yun, magkakaroon po tayo ng first degree exemplification. Ngayon po ay nagka-countdown po tayo kung ilan yung candidate na natin. Sana bawat isa sa atin makapag-contribute ng isang candidate. Ilan lang tayo dito? Iisa lang. Punta ka na tayo dyan. May mga kandidato ba kayo na may mga dahil sila po sa tatlo doon po. Si Ineta po.
Brother Jim. Meron ka? Para at may tatang may mayasagot ka sa 30. At ito yung asawa, ilang kasal sa simbahan. Ganyan ha? At siya yung binyagan katuliko talaga. So talawa lang mo yung basic eh. Kasal sa simbahan. Ngunit kung siya kung hindi kasal sa simbahan, si Duin nga tingnan yung kanyang birth certificate, baptismal certificate kung nabinyagan pa yan sa simbahan. Pero maging malinaw ano natin na talaga ito eh. Ay Catholic organization nito. Yan lang ang pinag-abising nga ito ng requirement. Okay po, wala nang nakakabol sa... Pwede na po yung qualified na. Mas maganda nga po yung medyo bata-bata. Para marami pang mga tuwa. Pwede rin namang sponsor na nung pwede po pwede rin sa willing na willing yung mag-sponsor second 50 yung kanya mabawasin sa kanyang sideline parang nawala kayo ng hapon award kayo nawala yung dalawang award ka ako. Mamaya na magpapablog si Sir Knight Dennis. Qualifications sa December 5. Ayan po si Brother Jan. No? Sure ka na sa December 5? So ang registration po nun ay 600 plus yung transportation. Ayan. 300 po yung ating binayad sa kami mag-ano naman, mayroong may sasakyan at maka-less tayo sa pamasahin. Pero sa magsasamahan, mag-initing muna ba ito? Ang may sasakyan, sama-sama. Sa Paite, Laguna. Alas, ano ang cycles dito? Seven kasi ang registration sa Paite. So kung ano, kung siguro mga 5 o'clock dito na tayo magkikita kita sa simbahan. Sampunan yung ating candidate for a third degree. So, after po noon, December 5 ng 3rd degree. Sa December 12, 4th degree naman po yun. Sa Paningon. Sa Kalambala naman po yun. Sa Paningon na. Sa cover code po sa website. Ang registration po noon ay 1,002. Kasama na doon yung battery. Ang uniform pala po doon sa December 5 ay long sleeve. Naka long sleeve. 3rd degree at 4th degree naka long sleeve. Sir Rico ano? Sir Rico? Sir Rico Rivera? Yung ating right now, ang ating candidate po 43 kaya na kasi tambay na sila 10 ito 10 30 degree tsaka 10 4 degree sa first degree natin, mga 45 yun ang second degree, pero may 72 pa tayo sa first degree na nagsasambay.
CMBT. So December po ang ating deadline ng ating CMBT na 585. Huwag po natin kalimutan yun. December 15? Ito, ano? Mga December 15? 23 po. 22. Yung ito po kayong may sasuggest? Ano schedule mo, brother? Ayos. Anong schedule mo ng pamilya naman? Ako po? November ka ba o December? Hindi ko po alam. Hindi ko nang mag-ano, mag-November. Depende po sa inyo. Hindi ko November. November. Okay po. So pagkasabi ka lang naman kay SK Bong. Bong Kamagan. Yung mga pictures. Dapat mayroon natin tayo ng December. Ah, ano po ang maging qualification ng isang magiging family of the month? Nag-serve sa bahay, tapos yung may ban. Ganito tayo, paano tayo pumili ng family of the month, ha? Ngayon, siyempre, yung family ay tao, ha? Ngayon, ang pamilya, ano po yung larawan ng pamilya habang dito sa simbahan? Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa komunidad, at sa mga community ng kanyang inaibad. Diba, naging model ka ba sa kapwa mo? Sa mga civic action na ginagawa sa labas, sa trabaho mo, naging modelo ka ba? Sa pamilya mo, naging modelo ka? At sa paglabas mo, nanginginan mo masyal, kasama mo yung pamilya mo, pag-abili, pag-abili ng prayer, kailan mo ipakita natin yan. So, kailangan mo yung pictures na yan, at gagawa natin yung mga write-ups. Asantis ko lang po, baka naman po may iba pa talagang family of the month kasama natin or bago ako, baka naman meron din dyan. So far, ikaw ang tinuro, pinagtibay, hindi na pwede pang ano, kapawin. Sige, sige. For the December family of the month, meron po kami sasuggest na pang December. Family of the month ba yun? Yung ba yun? Ano yun? Nominee or appointed na? Paano ba yun? Nominee. Nasabi sa politika. Ah, okay. Balibawa daw sa next week.
magbutuhan sa mga kapatid. Taon-taon naman po lagi may candidate po tayo for the Family of the Month. Next po, yung ating sanitation schedule. Ito mo sa naman bigay sa atin. Ang schedule natin sa 4 o'clock. 4 o'clock hanggang 5 o'clock. O, yung dalawang mas na yun. Tama ba, Sir Rico? So, 4 to si Brother Ken, okay na po ba yung sapak sa umakas niya? O, pinilipan natin sa ako. Okay na ba sa iyo? Kasi yun ang schedule ng next. Okay na po ba sa iyo? Okay na. Yung pagkali ang isa natin ay 4 at saka 5:30. So, 1:30 po. Kailangan po natin. Budget tayo na po, baka buhay ng punta doon. Pasinisipan. Ano ba ang suggestion? Yung mag-serve ng 4 o'clock, huwag mo na po wait. Kaya may serve ng 4 o'clock, maraming pwede na ay. Huwag mo na po wait, kasi meron para sa 5:30 na mas. Huwag mo na sa 5:30 naman yung 4 o'clock na doon. Ang hapon po mga brother Knight. Bali po yung sa sanitation po natin, talaga po maglalaan po tayo ng oras. Yung po yung isa pong na dapat i-dedicate po natin para po masustain po natin yung ano yung pag-serve po natin. So sabi nga po ni Father Gomer sa kanyang homily, hindi lang po sana tayo magkasya sa pag-serve bilang EMC o sa other ministry. So, ito rin, ito po yung isa po eh, para po, lalo pa po tayo tumawa kasi po, sumali pa po tayo ng, ito po yung sa sanitation, lalaki pa po yung family po, yung mga group na sasamahan. So, kumbaga po, lumalawak yung ating ano, lumalawak yung ating pag-unawa natin paano po tayo magsasakaw. So dito po sa Night of Columbus, ito po yung isang natutuhan ko po. Although marami pong pagkakataon na napakarami pong pagkakataon na hindi po ako nakakabit na mga meeting. Pero ang hindi ko makakalimutan dito is yung brotherhood po talaga. So parang ganun din po sa ibang ministry.
yung gagawin lang po natin sa ano, sa sanitation, number one, doon po sa gate, bali po, gagawin lang po natin is Martian. Hindi lang po siya nababanggit na Martian, pero po yung kung ano, yung ginagawa po, nanapitay sa kalalakihan, Martian po talaga. So, mag-assist po tayo ng mga parisyoner. Pagpasok po doon sa gate, kung doon po tayo ma-assign, bali po, i-assist po natin sa temperature. Number one po, temperature. May proseso po kasi. Number one, temperature. Tapos po, number two, yung pong alcohol. Kaya po sinabing number one na procedure po yung temperature. Number two po yung, ano, yung alcohol. May pagkakataon po kasi pag nauna po yung alcohol kesa po sa temperature, mababa na po yung, ano, yung nagre-register na body test po ng individual. So doon po kailangan, hindi po tayo palito doon. Tapos po, pangatlo, yung registration. Yung registration po. Kung ilan po yung magkakasama, isa na lang, halimbawa po, isang pamilya, tatlong miyembro, apat na miyembro, isa na lang po yung magpapalista, pero ililista rin po yung mga kasamahan nila. Tapos po, ito po yung wala po naka-assign po dito, wala po si dadagdag po yan. Yung pong nag-assist, pagkatapos po sa registration, papasok po sa patio o sa simbahan. Yung po yung walang nag-assist sa ngayon. So siguro po, pag nakapag-serve na po ang title po doon po, siguro po doon po yung ano, doon po muna ang pag-assist yung i-assist po simula ang registration, tapos po papunta po sa papasok po sa simbahan. Kasi po, yun po yung hindi lang po nagagawa po ngayon kadalasan. So yung po mga nagpapalista ng nakikita naman po natin yung left and right. So pag nagpa-register ng left, isa po pumunta sila ng right. Sa po po yung iba naman nagpapalista ng left, ay ng right po pumunta po sila ng left. So yun po yung hindi lang mamonitor. Pero po ang isang ano lang po kanina na nakausap po si Padre, makakalita ko lang po. Sinuggest po namin na kung pwede, wala na po sana yung registration. Dala, scanning at saka po yung alcohol at saka po yung pag-assist. At saka po yung ano, pag-apapakot po nito, tutaga natin po yung social distancing po sa loob. So, sinuggest po namin kay Padre, yung pong UCG, sila po ang mag-maintain po sa loob. Yung pong sa sanitation naman, yung pong mga nasa labas. So, nakikita naman po natin ngayon, kasi na po, nasa almost 500 na po yung personal natin. Ang positive pressure lang po yung ATMP po, marami rin po 400 na. Ipapasa po yung susunod na isa natin. Lahat po si Panggabi. So, kailangan na kailangan po. Yung po, yung pang pagkakaroon na po ng 10 AM, yan, maraming makapahawa po yung oras. Ang inimintay na lang po ng sanitation is yung sa labas. So, magmamarsya po. Ilan po, salamat. Okay, nag-announce po si Father Michael na nakipag-coordinate na po sila sa Kapuyaw to CRRMPMO sa Visayas po ni Ari. Bali, pumayag na po ilan na kasama po yung 12 years old below na bata accompanied by her parent or his parent, ganun po. Yung kung ano, yung kung mga kabataan, so natin tayo magagawa, natin na po sila, pwede na rin po sila sa loob. Sila po, ang babantayan po talaga natin dito kasi hindi pa po tayo pwede magpapante kasi meron pa rin po ng mga COVID. So kailangan po talaga magsusunod-sunod po tayo. So yun lang po talaga. Yung sa t-shirt po natin na in-order natin sa district,
Ang deadline po nun ay sa 21. Next week, next Sunday na po. Ayun po, para i-submit ko natin sa Kalamba po. Kasi bibili po yun eh. Pag hindi po nakapagbayad, kahit nakalista po doon, makakancel po yung ating pangalan. Kailangan po pabayaran sa 21. Ayun po. Next po natin, ayan yung ay, ito man nasabi ko na kanina, yung clean-up drive natin ay continuous na po tayo every first Monday of the month. Ang sunod po natin ay ito nga po yung alam na po natin na tayo meron members o member ng at ng Next Pulubus na si Minesta po, sa anak ni Brother Ronald. So sa December, ngayon po December ay susuta na po siya ng sutana. Ang kaya na medyo may kalaki ang po yung sutana, kaya siguro yung mga ibang mga finalist ay nagiging problema talaga po yun. At yung iba kaya siguro yung mga reason kaya lumalaman ng seminaryo kasi sa dami ng babayaran. Kaya po, bilang pasapi po natin sa Knights of Columbus, inihiling ko po na suportahan po natin yung pagsusot na sutana ni Brother Ronald Casision. Ayun po. Pwede na po tayo pa-ipon. Pangunahan po yan ni Sir Nighton po siya. Ako po atay, hindi pa kami nilapas. Ayun po. Kung ano po yung may tutulong natin, pwede natin po ano. Kung naman po ngayon, pwede pong tutalo. Pwede niya bigay po kayo ng yogi para malingkot po natin. Tapos, at tulad po nung ginawa ko noon, nung pumunta po sa seminaryo si Ranran, nakalingkot po tayo ng 3,000 na nata yun. Nagdagdag po si, ano nyo, si Didi Sal. Ibigay mo siya po yun. Kaya nag-train. 3,000 mo. Huwag na po kayo mahihirap lumunod. ako sa ano po, Wednesday yung akin na. Yung dagdag ko sa Wednesday. Tayo dito ang 600. Ayan po. Salamat po. Sa dagdag alam ha, ang ating seminarista na ito, anak ni Brother Ronald Casisio, na pangalan naman si Ronald Alan Casisio ay isang na isang kulubos nito. So, hindi siya na iba sa atin. Talaga yung family natin ito. So, napakaganda po yung ating panahon yung may brother na tayo na nagiging isang pari. Diba? At sa panalangin natin siya na tuloy-tuloy na kanyang pagkakyo sa papapari. Dahil ito yung isang biyaya sa ating lahat. Bilang isang member ka na isang Columbus ang ating council. No? Kaya isipin dito, hindi parang nag-invest tayo. Nag-invest tayo para kay Lord. Ayan, maraming salamat po sa nagbigay. Naka 900 po tayo. Siguro mag-announce pa rin po. Mag-announce pa rin po tayo sa, ano, sa GC. At meron namang nagbibigay sa ano eh. Yung mga o may nagbibigay na GCAS po. Yung pwede ating i-dagdag. Para makabawas sa bayan nila. Alam po, 15,000 yung isa yung sutana eh. So, medyo mabigat talaga sa sige, ay hindi na lang po natin ang GCAS niya para diretso na lang po. Tapos ito, dadagdag ko dito sa ano. Sige po. Kung yung mga gusto ko mabot po, di, ipopost po namin ang GCAS niya na ni Brother Ronald sa GC po natin. Sige po.
motorcade ko sa December 11. Ito nga po yung top na yun, yung mga on-order nating t-shirt. Ayan po, sige po, sabihin muna po ang mag-explain. So ulit mga kapatid, ito activities natin December 11, ano? Ito ay motorcade. Ito ay district activity na kinabibilangan ka 5 houses. So magsisimula ang motorcade na ito sa Kalambar. Then, Biliati Kalambar. Then, Makiling. Babalik sa Parian. Next, Camp Bisitili. Biliya Palaw. Balik dito sa Pamati. Loob. At ang pag-uli ay sa Aplayan. So, saan itadaraos yung ating 4 degree simplification. Bakit na ginawa? Bakit kailangan mo natin mag- motorcade na ito, i-create para ating pagkakaroon ng rosary dahil sa kabistahan ng Our Lady of Guadalupe sa 12. And then nga, 12 ay linggo at medyo matrapik ito. So, nga, sa 11 na yan, lahat kay distrito. So, ang mga programa mag-start sa Pagano 7 Council at magtatapos din sa Pataya. Ngayon, noong last meeting, nagkakaroon kami ng mga committee. Kung sino nga kasi, malaki ito eh, nga ibente. So, una-una yung sino yung pag-asuan natin, yung pag-marshal. Itaraan kasi sa isang mga road. So, ang pamuno rito yung head kaposo sa Kalambar. Sa ating may contribute doon, pipili naman tayo dito na isang o narawa na pagdating dito yung sasalo, mag-guide sa ating burutan na ito. No? So, nag-isip nyo para yung group na yun, mag-layan doon kay Mr. Manila at sila mag-usap doon sa kung gagawin sa natatayan sa panahon na yan. No? Then, sa board committee, ang nakatong so, maraming KKB na lang siguro tayo or sabi ni Grand Knight sa Kalamba at sa Playa dahil siya ay under sa Office of the Mayor kay Chupitor na try niya na magkakaroon ng request doon sa Secretary ni Mayor si Mickey na magkakaroon ng 120 bucks na package na pagkain. So, not sure. So, try niya. Sure yan. Si Grand Knight or ni Orly San Diego. Yeah. So, maging pamilya rin nito si Orly ay yung dati niya. Siya yung musician doon sa Kalamba. Siya yung magandigal. So, ano natin ito na isang itong kanyang goal, ano? Not low yung sa pagkukuha ng mga video sa photos. Si Sir Knight AB ang chairman. So, magkaroon siya ng grupo o basta siya kukuha na ipili ng kanyang magiging kasama sa grupo sa North. Wala, kahit ako lang. Ng mga video natin. Pagtakbo ko, baba. Ngayon, papadala sa Connect kita. O, talaga. Kaya pa, nagkakaroon tayo ng slogan sa panitin. Kasi ang tema ng ating rito, ang tema ng motorcade ito about unity, faith, and hope in times of pandemic. Kaya, ang ano sa atin, gagawa tayo ng slogan out of this topic o theme. Kaya yung pinagmagana ng slogan, magkakaroon ng award yun. Natin ha, kung sino mga magagaling na ating educator kung magaling na mga makata gagawa ng slogan natin ito. No?
Guadalupe? Wala ba? Parang meron eh. Fatima ba yan? Tapos tapulin natin. Ngayon, during sa motorcade na yan, tuloy-tuloy ang usari. Sa simultaneous at hindi mo kapag-tapag lang. Para makita na ang Knights of Columbus, hindi lang makikita doon sa kung saan ngayon lumahan, sa bayan, kundi makikita nila ang mga brothers pa rin nagka-rosary pala. Yan. Yan, mga ganating kanin niya, ng iba. Sa sa taon ngayon, ang makita ng kababayan ng rosary pa rin ng brother Knights ang mag-rosary. So, yun ang tema natin po ay pagsama-sama natin ito sa hopefully, lahat tayo magkalapit dito. At ang maraming delegation ka na dalo, may premyo din. Pero siyempre, ang pa natin, ang protocol natin, huwag natin ay malayo. So, support na natin ito na magka-distring natin na pagkakan tayo ito at magsasama rin natin. Alawa, siguro, magkaroon din tayo ito sa abangin natin ito din na kanil sa gawin ng pagpastin din. So, later na yan, pero natin alam. Pero daily ano, kakaroon ng lumina from November 2 to 11. At then try din, uwi nga po, district rosary ito. Ang mag-provide ka link, ang ating district, ang soup. Ano na tayo, 6 o'clock. 6 o'clock. Ganda ito, na patuloy na natin sa ginagawa ngayon sa rosary. Ngayon ang ito lang natin kahapon, nag-survey na si Cornelio Pina o si Granice Pina yung nanekta pagka 5-7. Nag-execute din sa opinion na yung kadaan nga ano natin. Kasi baka yung lalo sa palawin yung masisigil mga dano din. Mapasok natin doon. Kaya parang preparasyon yung ginawa ko. Kaya ano pa magbago-bago, kita si pag-finalize ito bago mag-December 11 na. Support na natin ang programa nito. Ang t-shirt, ibibigay ang pagkatapos na magbayad. Nakikita na yung inarap ng t-shirt. Nakikita na ang ganda, nakakapal. Hindi ba kita yung t-shirt niya daw, makapal niya. Sa motorcade, di ba kailangan natin doon ng sasakyan? Kaya pa yung sasakyan magagamit natin. Pag motor kasi... Ngayon, may inisya ng assistant sa ating barangay. So, our assistant. I-assist tayo kung wala mamatid, buong mamatid. Hanggang... wizard. So, babalik yun eh. Babalik ko nila, gate ko ulit, babalik yun eh. Kung makaya mo, nagbabalik na ulit yan, kaya na, okay po. Dito rin, ang diretsyo na kapag. So, bawat barang may namagadaanan, so, hingi sila ng assistance sa mga barangay para may assist sa pagdaan natin. Kasi hindi natin nakabiya kung gaano madami yung ating mga sasakyan. At para makaiwas sa traffic, yun ang inaalala nila. Kaya sila yung may isang mga barangay panel assistant. So, ang kausapin ko ang CFP, para bigyan tayo ng isang service na patrol kung siya mag-assist sa ating motorcade. So, ito po dito na ito. So, for the month of December, masabi ko sa inyo na pansamantala mo ng mamamalam ang ating former district deputy sa San Valentino na siya ay magpapakasyon sa kanyang mga anak sa ibang bansa. Ngayon, napag-usapan namin na ang kanyang iniwan na ano sa atin na siya ay tuloy pa rin ang suporta niya sa ating council. So, sabi niya, kung tayo magkakaroon ng Christmas party, may i-schedule kung anong date, kung araw ng ating party.
awa Diyos at maluwag. Maluwag ng health protocol restriction ng ating buong bansa at magiging maluwag tayo. So siguro naman ay matutuloy po ang ating Christmas party. So sabi niya na sabihin lang sa kanya at yung suporta niya ay nandito sa atin sa Christmas party. May pagtulong niya at bibigyan tayo ng budget para matuloy kung matutuloy na yung ating paparty. So ang isa pa ay ginagamit niya ang service niya sa simplification third degree sa Paite. So wala na tayong problema sa service at meron na tayong sasakyan. At ako na mismo magdadrive sa inyo papunta ng Paite yung third degree, yung third degree. At bibigyan tayo ng allowance, transportation ng gas. Saka meron tayong balik budget. Ibisan eh, bago tayo pumunta sa Paite. So isa pa, napag-usapan din namin sa assembly na kailangan daw implementation, rules and regulation. At tayo, siyempre ako, kailangan wearing talaga na magkaroon tayo ng disiplina sa ating council na wearing uniform. Wearing uniform pag tayo ay mayroong council meeting. At ang isa pa, talagang ano to, dapat talaga wearing ID. Kaya dapat may mga ID nga tayo. May binigay ako sa inyo mga temporary ID ha. Diba? At may mga pangalan, dapat kayo din ang pangalan. At kasi yan ang ating utos at ang tatas ng ating master. Ating master, kabagong master ngayon. So, pinararating din, Didi, ang ating bagong district deputy, siguro naman kilala na nito, si Brother Ray Tocuna, na bawat meeting natin ngayon sa ating council, Asia ay present sa ating council, sa ating district. Kasi paikot sila, every meeting na bawat council, ay sila ay a-attend ng meeting. Kaya makikilala nyo ang ating district deputy. At natin, so recognize ang kanyang present. Lahat na sa susunod pa nating meeting ay sana ay makaten kahit man lang tayo 70% na dapat malaman na ano ba yung mapagbabago ay dapat na usapin na mangyayari sa susunod na taon ang ating ano, kasi magbabago na tayo ng panibagong rules ng ating council ng bawat buong assembly. Saka isa pa, tayo ay magiging that ngayon ay pinag-council tayo. So matatagtagan ng dalawa, magiging siyam na council na tayo. So maaari itong hatiin district. Hatiin ito dahil sa siyam na eh. Kaya pangyayari nga yung mga pagbabago ay kailangan susunod na meeting natin, malaman na lahat kung ano yung dapat natin gawin at kung ano ba ang magaganap na pagbabago ng ating buong council. Okay? So sana pakahigayan pa tayo ng ating aspirant candidate first degree sa susunod na ano, tigitigisaman lang tayo na makuha natin yung ating meeting award sa susunod na 2022 na maalan natin yung ating magandang araw-araw.
para sa ating kasi. Yan lang po. Salamat po. Ayan. Siguro naman na excited ang lahat. Ano ba tayo? Sa tao tayo hindi nakapag-Christmas party. So, pwede po natin iset ang ating Christmas party. Any suggestion po ng date yung hindi tayo masyadong busy? Ano? May suggestion po kayo ng date? Bago magsimbang gabi? So, nga. Kasi talaga tayo busy-busy dahil yung lahat, alos lahat dito ay late minister. Before na lang po, sige. Sunday ang 12? Sunday yun? Diretso na. Pwede po sa December na. Mag-meeting tayo tapos diretso party. After na lang ng baka may dadalo si Queen si Sir Ned Greg eh. Kaya nagre-request siya ng gabi. Yung mga pampahilo natin sa December 12, pwede na po. At magkasama po ng bay. Pambay na po itong Lay Minister at saka Knights of Columbus. Kuya Rick, okay lang sa inyo? Kumbay na? Majority naman ang Knights of Columbus sa ilay. December 12, okay na po sa inyo, December 12? After na lang, after na ng 5:30 mass, di ba, at least. Pagkatapos nun, yung magsiserve ng 5:30, diretso na. Saan po bang venue? Pwede sa elementary? Kuya Ino, PGK? Yun ang malaki-laki eh. Kailangan natin, malaki. Umaga naman yung ano natin. Ano, 43. Sa bagay, opo, ang 1-2-4. So yung mga na inaamag nyo ng mga pampahilo, hindi talagang sa December 12. Pampahilo.